Sheila! Ma'am? Sheila! Ma'am! Slipper! Ma'am. Sheila! Slipper! Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. Sorry, sorry, ma'am. Ma'am, okay, okay, okay. Okay. Ma'am, ma'am. Okay, it's okay, it's okay. Sorry, ma'am. You watch TV, okay? Hello? Hi, Sheila. It's me, Dave. Dave, why did you call? I just wanted to thank you for chatting with me last night. You're welcome. Are you working right now? It's okay if I could talk to you. It's okay. How is your work, by the way? It's still the same. Hard. I'm sorry to hear that, Sheila. Last night I kept thinking about what you told me, about your sacrifices for your family. I admire you for your strength, for your courage to work in a country that's so far from home. Anytime you need a friend to listen to, I'm just here. I'm just a call away. Please, don't work too hard, okay? Take breaks if you need to, so you can regain your strength. Good morning, beautiful. I hope you have a lovely day ahead. I hope you have a lovely day too, friend. I am excited to wake up every day since I've met you, my love. Ang sweet nyo naman yung asawa mo. Hindi ko asawa ang kachat ko. Yung online boyfriend ko! Huh? Oo, ayan o. Andrew ang pangalan niya. Nakilala ko yan sa FB kasi minessage niya ako. Oo, ang gwapo, di ba? Oh. To naman, okay lang to. Eh, libangan lang naman eh. Pero, secret lang natin to ah. Huwag ka maingay. Actually, May kachat din akong Amerikano. Ha? Patingin yung picture. Patingin, dali, dali, dali. Patingin nga. Tingnan ko kung gwapo. Patingin. Wow! Ang gwapo din, ha? Pero kaibigan ko lang yan, ha? Natutuwa lang ako na masarap siyang kausap. Friends lang kami nito. Ay, nako. Kahit maging boyfriend mo yan, okay lang. Tayong mga nandito, naghahanap din tayo na magpapasaya sa atin. Para makasurvive tayo sa hirap. Diba? Harmless yan. Wala namang masama. Sabi niya po kasi nauubi ako. Hindi naman totoo yun. Anak, huwag ganun. Hindi porkit sinabihan ka ng ganun, manununtok ka na ng kaklase mo. Pahirapan ang papa mo dyan pabalik-balik sa principal's office. Opo, ma. Sorry po. Sige na, bigay mo na kay papa mo yung telepono. Ma, miss na po kita. Miss na miss ko na rin po kayo, ma. Miss na miss ko na rin kayo, anak. Eh, sana makinig na tong anak mo sa'yo. Ay, makinig sa akin eh. Paano yan, magbe-birthday pa naman yan. Pag-aanda pa ba natin yan? Gantong pasaway itong batang to. Oo naman, baka mamaya lalo pa magrebelde yan pag hindi mo pinaghanda. Yun nga palang perang pinadala ko, natanggap mo ba? Natanggap mo na. Yun lang? Natanggap mo na? Wala man lang salamat? Eh di salamat. Kasi hirap na hirap ako dito kitain yung pera na yan. Hindi salamat, nahihirapan ka pang ibigay. Kung nahihirapan ka dyan, mas nahihirapan ako dito. Hindi madali magtrabaho at mag-alaga ng mga bata mag-isa. Mas mahirap. Hindi mo alam ko ng pinagdadaanan ko dito para kitain yung pera na yan. Kaya huwag kang magsasalita na parang mas mahirap ang ginagawa mo dyan. Hanggat hindi ka nakakapagtrabaho abroad, hindi mo maiintindihan ko anong pinagdadaanan ko. Ikaw yung katrabaho abroad, di ba? Ikaw yung kumikita ng malaki. Ako yung inutil mong asawang kumikita ng barya-barya lang at kailangan pong sustentuhan, di ba? Di ba? Hindi yun ang punto ko. Ang punto ko, hindi ka nakikinig sa akin.
Ikaw ang asawa ko, pero hindi mo ako pinapakinggan. Ganun yun. Hello? Hello? Dave? Hey, Sheila. Hey, why are you crying? What's wrong? Can we video call? I'm so sorry, my love. My phone camera is broken. But what is it? You can tell me. Si Dave ang naging hingahan ko ng sama ng loob. Ang taong nakinig at umintindi sa lahat ng hirap na pinagdadaanan ko. Tila siya ang naging gamot na pumawi sa lungkot ko sa araw-araw. I admire your strength, Sheila. You're beautiful, loving, and kind. I've never met a woman like you. You bring sunshine to my life. I feel a connection with you, even if we're miles apart. I don't know I can feel this way again. You've been through so many hardships, and I want to rescue you from that life. I care so much about you, Sheila. You deserve a happy life, a life free from pain. One day, I promise that we will meet. And when that day comes, I'll hold you in my arms and I will never let you go. Wait, why are you crying? Did I do something wrong? No. It's because it's the first time a man played guitar for me. I wish I could be there with you right now. Come here with me, Sheila. We can get married here. I've fallen in love with you. Dave, you know I have family. If you will accept my love, I will treat your children as if they were my own. We will all live together here in the US. When you come and live with me here, you would never have to work again. No one will be able to hurt you again. I will be the one to work for you. You will live like a queen. Really? You will do that for me? Of course. You're my soulmate. I love you. Do you love me too? I love you too, Dave. Sinasabihan ko naman po yun si Christian, ma. Eh, kaso hindi naman po nakikinig sa akin. Labas pa rin ang labas kasama yung barkada niya. Kaya baba ng grades niya eh. Sige, anak. Basta pag-uwi ni Christian, i-message mo ako. Kakausapin ko, ha? Sana po makauwi na kayo, ma. Ang hirap po nang wala kayo dito. Anak, huwag mong isipin yon. Malapit na akong makauwi. Konting tiis na lang. Tsaka ngayon na malapit na nating mabayaran yung mga utang natin dyan. Nakakapag-ipon na ako. Malay mo, mabili ko pa yung mga gusto niyong bilhin. Tapos, makapag-travel tayo magkakasama, di ba? Pwede tayo mamasyal dito sa Hong Kong, o di kaya sa Amerika. Sa Amerika po talaga, ma? Bakit dun? Ang layo po nun, ha? Eh, wala naman, anak. Malay mo lang, di ba? Libre naman mangarap, eh. Ah, ma, nandito na po pala si Papa. Anak, babay na ako kasi tinatawag na ako ng amo ko, ha? Sige na, babay na. Sige po, bye-bye. Sayang naman, hindi kita naabutan. Kailan ka ba magpapadala? Naniningil na ulit si Aling Baby. Love, I had an accident. Oh my God! What happened? I got into an accident on my way to the construction site. The doctors say I have to undergo an operation to remove some shards from my body. Oh no, Dave! I'm so scared, my love. I'm here in Turkey. It's a foreign country. And my bank account in the US is frozen right now. Can you lend me some money, my love? I promise to pay you back when I get home. Please help me. How much do you need?
$1,600. My love, I don't have that much money. I only have 3,800 Hong Kong dollars saved here. That will do. I've just asked help from my co-workers here. Please send it as soon as possible. Thank you so much, my love. I have to go out, send money for my family. I will be back. Emergency. Okay,